Welcome po sa ating channel. Tayo po ay magdi-demo para po sa pag-testing ng diamond. Atin pong ipabahagi paano mag-testing ng nakat na diamond gamit po ang newspaper or kahit anong klaseng libro na kung saan may mga sulat, mga ganyan, or newspaper, pwede po, at isang basong tubig, at yung diamond simulant na dalawa at saka isang crystal. So atin pong itesting yung diamond simulant at itong crystal gamit po ang isang basong tubig at yung newspaper. Unahin po nating ibagsak po ang dalawang uri po ng bato, itong diamond simulant at itong crystal po na kinurting diamante. So ibagsak po natin sa tubig. Ang diamond po ay diri-diritso pong babagsak dyan sa ilalim ng baso. Pag ihulog po natin dito ang diamond, babagsak po diritso dito sa ilalim, straight diritso. Kasi yung mga piki, lilitaw po sa itaas or dito po muna siya sa gitna, lulutang bago babagsak. Yun po ang mga fake diamond, lulutang po siya sapagkat medyo magaan yung diamond po talaga na totoo, babagsak sa ilalim, diretso, straight to the bottom. So try natin ibagsak yung itong una, itong diamond simulant, kung paano po siya bumagsak sa ilalim. So try natin po. So diretso po siya sa ilalim. So nakita nyo, straight diretso po yung pagbagsak ng bato natin sa ilalim. So diretso siya, yun, nakita nyo, ayan po siya sa ilalim. So try natin ihulog yung isa, yung crystal, kung paano po ang pagbagsak niya. Mabigat din po ang crystal. Tingnan natin. Bagsak natin. So parehas, straight to the bottom. So yung crystal tsaka diamond, halos parehas yung effect. Kapag fake yan, yung mga plastic na iba, lilitaw yan. Hindi babagsak sa ilalim. So medyo maganda. Yan po ang unang testing ng diamond na na-polish or na-cut. So atin pong isunod yung testing, yung pangalawang testing, yung pagbabasa ng litra na kung saan itaob natin yung diamond doon. So continue. Atin pong itaob yung diamond simulant dito po sa mga litra. At kung mabasa natin yung litra na kung saan nakataob yung diamond, yan po ay fake. Sapagkat ang diamond ay hindi natin mababasa yung sulat. So itaob natin siya dyan. Tayo sa ikalawang testing, yung pagtaob po sa diamond gamit ng newspaper o libro na may sulat. At kung mababasa ninyo yung sulat sa ilalim, ang diamond po ay fake sapagkat ang mga diamond ay hindi nababasa yung sulat po sa pagsilip po sa loob ng diamond. So, tingnan natin kung nababasa yung sulat po. Napapansin ninyo, marang may naninag kayong sulat.
Yan. Yan mas klaro. So, may naaninag tayong sulat. Ibig sabihin, fake yung diamond. Kasi si hindi masisilip yung sulat pag totoo yung diamond. Ayan, may nakikita kayong litro. So, crystal po talaga ito. Ayan. Makikita niyo may sulat. Tumatagos. Ang diamond po ay hindi tumatagos yung sulat sa ilalim. So, yan po ang ikalawang testing natin. Yung paglagay sa newspaper at basahin natin kung tatagos, yan po ay fake. At kung hindi tumatagos, ay real diamond yung hawak natin. Yan po. So yan, clear. Na hindi tunay yung itong ano na to, na bato na to. Hindi siya tunay, kundi crystal lang. Pero maganda rin. So, ang diamond po ay pwedeng iguhit sa buti dahil matalas po ang dulo ng diamond. Ang crystal ay pwedeng mabasag. So, try natin kung makaguhit din yung crystal sa kapwa niya buti. Sabihin, ayan, naguhitan niya yung crystal. Ayan. So, naguhit po talaga siya. Kung mapansin niyo, may guhit o. Pero, may napudpud dun sa dulo. Ang diamond, hindi napupudpud yung dulo. So, nakita niyo yung dulo niya napudpud. Pero nakakaguhit. So, ang diamond, pag iguhit niyo dito, nakakaguhit siya ng sobrang talas na pwedeng maputol yung buti. Pero hindi napupudpud yung dulo pag diamond. So, ito napudpud yung dulo. Tapos, naguhitan niya. Fake ito kasi napudpud na eh. So, ang diamond, real diamond, pag iguhit dito, naguguhitan pero hindi napuputol ito. At hindi nababawasan ito o hindi man lang nagagasgasan itong dulo. So, yun po ang simpleng testing lang ng mga polished diamond or nakat na diamond. Continue tayo sa pangatlong testing. Ito po yung pangatlong testing, mga kawagayan, mga ka-teach. Ito po yung painitan natin yung diamond ng ilang segundo at ihuhulog natin sa tubig. Kung hindi yan totoong diamond, magka-crack yan. Mababasag po ito. Ito. Mababasag po yan kapag hindi totoong diamond. Kapag diamond naman yan ay hindi mababasag kapag ihuhulog natin sa tubig. Painitan muna natin bago ihulog sa tubig ng 20 seconds gamit po ang lighter. Yun. Nakita nyo, nabagsak siya sa ilalim. Tingnan natin kung ano po ang epekto ng diamond na hinulog natin. Wow, nabasag. Basag siya. Kita nyo. Warak. Nakita nyo siya.
basag na siya. Kanina hindi pa yan basag yan. Kita nyo. Nawasak. So hindi yan tunay na diamond. Fake yan. Kasi ang diamond, hindi yan mababasag. Wala kang makikitang crack or nabasag. So tinumitsura niya basag. So crystal lang yan. Basag siya. Crystal malambot eh. So pangalawa, itong itesting natin yung pangalawa, yung diamond simulant na yan sa heat testing. Ito peak yan. So ito naman, ito yung itetest natin. So try natin tong diamond simulant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 seconds, drop. Oh! Wasak pa rin. Sira. Wasak, explode. Tingnan niyo itsura niya, nag-iba. So, nagpapatunay na hindi siya diamond. So, ganyan lang po kasimple ang pag-testing po ng mga diamond. Ay, kailangan hindi yan mag-crack or mabasag yung bato na yan. So, ibig sabihin ng diamond simulant kasi ginaya lang yan ng makina. So, mga zirconium, ganito. Wasak yan. Pero wala kang makitang wasak yan. Pag hinipo mo yan, walang basag sa labas, sa loob lang. Nakita nyo, walang basag sa labas, sa loob lang yung nabasag niyan. Ang ganda, oh. Hindi naman nabasag totally sa labas, sa loob ang nagkakrak. Pero pag tinagalan mo ng todo yan, baka mabiyak. O hindi lang 20 seconds. 20 seconds lang, basag pa rin siya. So, yan po ang testing ng diamond sa pamagitan po ng heating, pagbabasa dyan sa may dyaryo, at pagbagsak dun sa ilalim. Yung pagguhit po nito sa ano, sa baso, sa mga glass, pwedeng iguhit ito, matalas kasi ang diamond, hindi nababasag. So common naman yun, kahit yung mga zirconium makakaguhit pa rin ng mga bote. Ang pinakamaganda yung heating talaga ito. Makikita talaga natin kung tunay itong diamond kapag hinihit tapos sinuhulog dito. Diyan natin makikita kung tunay yung diamond natin. Kung hindi siya nabasag yan, hindi nag-crack sa loob, tunay. So, kung nag-crack sa loob, fake it. So, yan lang po kasimple mag-test ng diamond. Yung mga scratch kasi, yung mga scratch, kagaya ng liha, maganda rin yun. Subalit, mas maganda ito kasi may mga sapphire kasi na medyo matigas si scratch, hindi rin na ano sa mga liha. Hindi mo masusukat sa liha, kundi ibabagsak talaga sa tubig na painitan bago malaman diamond talaga. So, dyan lang po ang ating ibinahagi tungkol po sa pag-test ng diamond. Simpleng pag-testing ng diamond na polished na or cut na. Maraming salamat po sa panonood.